para sa mga immortal. Meron pa lang 5 things na your boss wish na sinabi mo sa kanya. Ano-ano kaya yun? Eh, di yun ang aalamin natin. Wala kay Mr. Underpaid, ipasok na po natin siya. Wala naman pong iba. Siya lang po talaga to. At siya lang talagang nakakagawa nito. Stanley C, good morning sa'yo! Good morning, morning sir! Good morning! Good morning sa inyo! Wow, oh, parang ano ha? Oh, fresh na fresh! Summer na summer! Oo nga eh! Init eh! Pang summer na yung mga datingan. Oo nga eh. Talagang ano eh, yung... parang ito yung mga panahon na alam mo kailangan ano eh yung malapit na magmamahal na araw na. Oh, sobra init. Oy, init na. Diba? Mainit na totoo. Okay. Yung, oh, hindi mo kailangan ng heater. Oh, good morning sa inyo. Ikukwento ko sa inyo the 5 things your boss wishes you tell him or you talk about. Una-una rito kasi yung mga boss natin, mga tao rin sila. And naman, usually, meron din silang boss na iba. Diba? Mm-hmm. Number one, your ideas and your suggestions. Sa opisina, what works, what doesn't work. Sir, baka pwedeng mas mapabilis natin yung trabahong ito kung ganito yung gagawin nating sistema. Depende ito sa boss na kakausapin mo. Kasi minsan, may mga boss na ano, pa natin papalitan, eh okay na yung ginagawa nating sistemang yan. It works eh. But mo, parang may sinasabi sila na ano, why fix it kung ano nagwo-work naman. Eh kaya lang, kung mas mapapadali natin yung ano oras ng trabaho, mas papabilis natin, mas marami kayong magagawang iba, di ba? So, hindi lang naman yung boss yung ano eh, yung dapat na matuwa sa isasuggest mo. Dapat pati yung mga subordinate niyang iba eh magustuhan yung sasabihin mo. Yeah. Halimbawa, eh sir, baka pwedeng ano, na alam niyo ba sir na according to studies ganito yung nangyari. Oh. Mas oh, papabilis yeah. Mga, ano kaya kung gawin natin? O kaya wala dun sa number ng competitor niyo. Oo, wala namang mawawala sa atin kung gagawin natin. Oh. Siyempre mga tanong ng boss diyan. Mga tanungan. Yung iniisip niya sa sarili niya, may budget ba tayo kung gagawin natin yan? Gagastos ba tayo o hindi? Diba? Yun yung mga iniisip nila. Eh, pag wala namang mawawala, why not? Halimbawa, ang nakasuggest, OJT. Halimbawa lang, ha? Ang nakasuggest. Oh, mga OJT. Tapos, okay naman. Maayos naman yung suggestion niya. Hindi kayo gagastos. Malay nyo, subukan, di ba? Basta walang ilalabas sa pera, mukhang okay yan. Oh, minsan may mga nakupulot tayo mga maganda ideas sa mga OJT din. Eh, kasi sila yung mga bata eh. Bata eh, fresh na kanila mga ideas. Saka yung ano, very eager. Alam mo, parang, oo. Or usually, yung bagong pasok, yun yung, ano eh, yun yung may mga initiative, yun yung masigasig mag, ano, mag-suggest na, sir, baka pwede natin gawin to. Baka pwede natin gawin yan, di ba? Pero, inuulit ko, pag meron kayo isasuggest na ganyan, ang magic word na sasabihin mo kay boss, sir, what do you think? Ipapalit mo pa rin sa kanya. Ipapalit mo. Sasabihin mo ngayon yung idea mo, sir, ano tingin nyo? Para kasama siya dun sa nag-isip kunwari. Kahit na nanggaling sa iyo yung idea. Di ba? Mm-hmm. Inuulit natin dito. Make your boss principal. Look good. Make your boss look good para in his eyes, you look good. Tama. Yeah. Minsan you don't need to ano to claim na, eh ako kasi nag-isip niyan eh. Alam naman ni boss na ikaw nag-isip. Pero isama mo siya sa ano, sa brainstorming. Isama mo siya sa picture na, oh, isama mo siya sa post dyan. Oo. Para mas ipupush niya yung ano, yung idea mo. Hayaan mo na ano na i-credit grab niya. Okay lang. Hayaan mo na kasi you're in a team. Importante naman mapadali yung trabaho niyong lahat eh. Mapadali ang buhay ninyong lahat sa opisina, 'di ba? At pag okay yan, I'm sure iniisip ni boss na uy, mukhang ano ha. Mukhang okay si employee A. Parang ano siya, yung ideas niya, yung initiative niya
makes him ano indispensable kasi it works eh, no? Number right. two, yung importante sa kanya, you tell him what you don't know. Pag binigyan ka ng isang project, bagong pasok ka, bagong lipat, hindi naman nakakahiyang sabihin kay boss na, sir, medyo hindi ko gamay yung ganitong pinapagawa ninyo. Pwedeng isabihin nyo uli sa akin or pwedeng ikwento nyo kung paano yung sistema nyo sa opisina. Ganun. Kasi alam ko naman na pag bagong pasok ka, tapos bago kang empleyado or bagong promote, medyo nagpapabibo ka. Kaya lang, hindi naman masama kung sabihin mo, sir, medyo hindi ako sanay dun sa sistema na bago. Can you please help me? Wala bang negative implication yun, Sir Stanley? Pama sabihin, yes. Naku, parang mahina pala itong bata ako na to. Hindi pala niya kaya yung ganitong mga task or responsibility. Bakit kailangan ulit-ulitin ko sa kanya? Okay lang ba yun? O mas maigi nang umamin ka na in the first place kesa yung in the long run, malaman na naku, mali-mali na yung nangyari. Kasi nga, nagbida-bida ka, naggaling-galingan ka, di ba? Ano bang tama? Yung iba kasi iniisip nila, fake it till you make it. Sometimes it works, pero kung sumabit ka sa trabaho, mas delikado. Patay. Di ba? Wala namang masama kung humingi ka ng tulong sa mga ka-opisina mo, sa mga manager, sa mga bossing, di ba? Sir, pwede pakiulit lang, medyo ano lang eh, medyo hindi kasi ganyan ang ginagawa namin dun sa ganitong ano, company or sa ganitong department. Can you let me know again, step by step? Para naman, kesa you risk na malaki yung mawalang pera sa kumpanya, gumastos yung ano, yung opisina dahil sa isang supply, di ba? Mas maganda na yung sabihin mo yung totoo na, sir, medyo pwede bang i-guide nyo ako sa technical aspects of something-something, mga ganyan. Wala okay. namang masama eh. Kasi alam naman nila galing ka sa ibang lugar or galing bagong ang department. Amen, na-promote diba? Ka, di ba? Oo. Isipin nyo yung magiging risk pagka hindi mo inamin na hindi mo alam. Pag sumablay ang isang, pag sumablay ka, maaalala nila yun. Diba? Ay, patay ka. Dahil mas pinairal mo ang iyong pride. Maganda eh, alamin nyo na kagad kung ano yung hindi nyo alam. Number... Sometimes maganda sabihin talaga na ano yung mga bagay na hindi mo alam. Oo, yes. Mayroon may pretentious. Lahat alam mo. Halimbawa, ano, halimbawa, pinadala kayo sa Tacloban tapos walang tubig. Itatanong ayun, ginagawa ni Laila. Kung nakita mo kanina. Naligo kami sama. Sama-sama na naliligo doon. Huwag yun na rin yun, ayun na yung laba, ha? Pag naliligo, lahat na. Oo. Labahan mo na rin yung sarili mo, yung dami mo. Laba, yun na yung laba. Were you guys informed na ano, nung nasa Tacloban kayo na dapat magdala kayo maraming damit? Automatic naman yan. Medyo, automatic. Pag mga out of town na yan, talagang ano, madami-dami kaming dala. Yung pang 1 week, yung pwede mong labhan. Eh, kaya lang, 1 month kayong nandun eh. Oo, 1 month. Kaya one yung suot namin, every week laba. Kulit na talaba ka. May kilala nga ako eh. Hindi naliligo eh. Grabe yun. Kilala ko rin ba yan? Ano tawag dun sa ano? Yung pinapadala sa mga lugar na may nangyari. Anong tawag dun sa mga ganun? Ha? Hindi, yung deployment sa ano o yung sa inyo. Depende. Kasi yung mga ganyan, disaster coverage yan. O kaya mga war coverage. Yun. Oo. Paano mga pinipili yung mga ganun na pinapadala sa gera? Ganun. Paano pinipili yun? Ewan ko kung may galit yung boss sa amin. O. Ano yan? Ikaw, may itsura ka, maganda ka, ititrain ka ng bossing namin sa studio. Ganyan. Ganun ba yun? Alam mo, Sir Stanley, hindi ko rin alam. Pero... Ikaw, parang pwede kang ano, sige, padala natin sa may ano, basilan. Hindi ko alam, pero in our experience, Laila, napadala na kami sa mga disaster, sa war. Pwede na itong pambala sa kanyo, no? Okay, no? Oo, ako napadala na ako sa, ano, Mamasap, no? Sa sa Maguindanao, sa Zamboanga Siege. Kaya hindi ko alam, ano kayo tingin sa akin, no? Nung mga... Bigyan tuloy ako na dalawang isip doon, ha? Pero yun. Just lang ako. For judgment, for judging nila, hindi ko rin alam kung ano.
Totoo lang. Pero, isang ano yun, isang, you will just take it as a privilege din na mapadala ka minsan sa mga ganong klaseng coverage. Kasi you will handle the first-hand information on that specific news na malaki or mabigat. Yan. So, yun na lang isipin mo. Imbis na isipin mo talaga na bakit kaya ako yung pinapadala sa mga delikado coverage. Pagbalik mo, parang wala lang. Pagbalik mo ng Maynila, parang wala. Oh, buhay ka pa pala. Pero ayaw hindi kasi lahat na bibigyan ng chance. Hindi lahat na bibigyan ng opportunity na katulad noon, Yolanda is kahit na sabihin natin ang daming namatay, 'di ba? Ang dami na wala ng tirahan, ang dami na sira ng mga structures. Ano 'yun eh, opportunity kasi 'yon para sa isang reporter na katulad ng sabi ni Mon to give first hand information, masyadong may pressure 'yon para sa parte ng reporter kasi gusto niyang maibigay yung precise, yung tama na impormasyon sa mga tao. So kailangan magaling kang makinig, kung may kung naglilista ka, talagang you take down notes. Yun nun. Ganun eh. Oh, anyway. Oh, back to number 3. May tanong ka pa ba, Sir Stanley? May tanong ako. Ano ba? Nangyari ba yung ano, parang ipapadala kayo sa ganun mga disaster na coverage? Biglang sinabi, Sir, pwede bang si ganito nalang ipadala nyo? Ano yan? May mga bargaining pa. May mga bargaining. Oo. Pero minsan, sabihin na kagad sa'yo ng mga bisor mo na, talagang ikaw to ha. Walang iba pinagpilian. Oo, walang iba. Ikaw lang. Ikaw lang talaga. Makakagawa. Oo. Para pampalakas ang loob yun. Pampalakas ang loob. Oo. Kasi, mga boss niyan, ikaw ang makakagawa niyan. Ganon. Yan. Pero, hindi mo malalaman, ang dami pala tumanggi na. Kaya pala ikaw napunta. Or minsan, alam mong ikaw na, no? Nagpapakan mga damit mo, inaayos mo yung mga damit mo, yung mga kailangan mong dalahin. Biglang tatawag, ay, hindi na pala ikaw. Ano na lang. Ayun, may mga ganon, may mga ganong moments na last minute mapapalitan ka pa rin. Mga changes. May mga ganon. Kaya ako natanong. Bakit? Ba't mo natanong? Kasi minsan ano yan eh, minsan may, parang may order na rin yan, nalalaman na namin sino yung next na papadala. Ganon. May parang scheduling na yan eh. Lalo pag yung mga nag-out of town ng mga reporters. Alam mo na yan, pag pabalik na siya, wala na ibang papalit. Eh, siyempre, yung next na. Parang ganon. Bakit pa ba natanong, sir? Kaya ako natanong niya kasi yung susunod na number natin is you tell your boss what you are thinking. Na-segue ah. Kaya ako naitanong yun. What you are thinking. Sir, pwede bang si ganito na lang ipadala ninyo? Kasi ang iniisip ko, bas bagay siya ron. Baka mas effective kung ganito kasi mas papalipit yung kumpanya sa ano sa masa, mas magiging relatable tayo. Baka mas effective if ganito gagawin natin yung ang ginagawa mo na sa field. Hindi yung papadala nyo sa ibang lugar, pero yung field na mas nalalaman mo yung pulso ng taong bayan, mga ganon. Your ideas and suggestions, di ba, na nandun sa ano yan? Sa una yan, di ba? Next na ano dyan, next na number, dun sa number na tayo, sermon? Number 4 na number tayo. Four na, number 4 okay. na. Importante dun. You tell your boss when you're taking time off. Kung ikaw ay magbabakasyon, long weekend, magli-leave kayo, dapat beforehand, sasabihin mo na. Hindi lang sa boss, sa HR. Hindi pwede yung biglaan, mag-aawol ka kagad. Delikado. Saka kasi, halimbawa, you're leaving for a month, kagaya niyang ginawa ninyo, di ba? Na sinabi mo na kay boss, what you're thinking. Eh, talagang ikaw yung pinadala for 1 month sa probinsya. Ngayon, parang you're taking time off sa studio. Ngayon, isasabihin mo ngayon kila boss na, sir, dahil nandun ako sa probinsya ng isang buwan, ito yung mga parang gagawin dapat nung papalit sa akin dito sa studio. Ite-turn over mo kung ano yung mga dapat gawin sa studio dahil ikaw ay nasa labas ka. Ganun din, pagka magli-leave ka, halimbawa, sir, I need to go to the province for 2 weeks, dadalawin ko yung mga
kamag-anak ko dahil magmamahal na araw, bakasyon naman, o gagamitin ko yung mga BL and SL ko na ano na naiwan last year. Ganun. Kahit karapatan mo naman talaga yung mga VL-VL na yun, maganda pa rin talaga. You need to inform your superiors. Mas maganda yung sasabihin mo, sir, aalis ako ng 2 weeks. Kaysa naman yung biglaan, sir, nandito na kasi ako sa Basilan. Agad magbabakasyon. Hindi pwede. May mga ibang empleyado, ano eh. Magpapaalam sila. Nandun na sila sa pinta. Oo. Nandun na. Paalam. Hindi na paalam para. Oo. Pinaalam niya. Pinapaalam na lang. Paalam. Correct, correct. Oo. Nandito na kasi ako biglaan. Emergency kasi. Eh, syempre, sasabihin ng mga HR tsaka ng mga boss, ano ba naman i-text mo kami? Eh, ina-update mo yung Instagram mo tsaka yung Instagram stories mo, yung Facebook stories mo. Ano ba naman yung sabihan nyo kami, di ba? Malaking bagay yan para alam nila yung gagawin nilang diskarte kung wala ka. Yun. Mm-hmm. And yung huli is, ano, yung career progression, ano ba yung balak mo? Ano ba yung gusto mong mangyari sa career mo? Di ba, tinatanong ng mga boss dati is, ano, where do you see yourself 3 years from now? Di ba? Pag ini-interview kayo. Pero, syempre, dahil hindi mo maalam kung matatanggap ka sa opisina, mambobola ka. Pag nandun ka na sa opisina, eh sabihin mo na, sir, kasi ang bala ko is kung pwede gusto ko umangat sa ano ko, sa posisyon ko, naghahanap po sana ako ng mentor. Pwede ba magpa-train sa inyo, sir? Pwede ba kayo maging mentor ko? The bosses would appreciate it if ano, maging transparent ka sa kanila. Hindi yung parang magugulat na lang na ano, lilipat ka ng ibang kumpanya kasi gusto mo umangat sa karir. Eh, kung depende na kasi sa empleyado yan, kung nakikita niya sa isang kumpanya is may career ano, advancement. So, kung meron man o wala. Kung meron, then you talk to your boss na you're looking for a mentor kasi nga gusto mo ganito mangyari sa karir mo in a few months or in a few years. Meron kang target. Kung hindi naman, edi ano, pag nag-apply ka, tapos nagpaalam ka sa HR and sa boss, sabi mo, sir, kasi maaamin po ako na gusto ko rin naman po umangat sa karir at saka gusto kong lumaki yung sweldo ko para naman mabuhay ko yung pamilya ko. The bosses would appreciate it kaysa naman yung magre-resign ka tapos sasabihin mong reason kung bakit ka magre-resign is ano, mag-aaral ka or magninegosyo ka tapos magugulat sila nasa kabilang kumpanya ka na. Diba? Ayun. Mon? Laila? Ayan. Nakikinig kami. Parang nakapaisip kami. Nangyayari ba yan? Nangyayari ba sa inyo yan yung sir, kasi ganito kasi bala ko in a few years sana ganito na ako. Mas lumaki na sweldo ko. Ginagawa nyo ba yan? O gulatan na lang na ha? Magre-resign ka kasi lilipat ka sa kabilang ano, kumpanya? Sa kabilang kumpanya ka pala? Di mo sinabi sa amin. Dun sa first part na sinasabi mo, Sir Stanley, yun yung mga parang ano, wish mong masabi. Pero ba't nga ba hindi masabi? Parang ang sarap sabihin nun, no? Yung mga ganong bagay. Pero minsan nagkakaroon na ano eh. Ewan ko, baka may hiya factor. May hiya factor eh. Kasi syempre iba eh, boss. Tapos sa'yo, empleyado. And yung bosses kasi, depende sa boss na sasabihan mo. Yan yung iniisip ko. Not all bosses or team. Mga boss na sobrang chill kausap na kapag kinausap mo, natatanggap yung mga sinasabi mo, suggestions correct mo. What if, ano, Stanley, what if your boss is difficult to talk to? Depende. Hindi, alam mo yun, boss. Parang, bakit? Huwag mo akong kausapin. Sabi mo siya, kasi ako boss mo eh. Doon kasi sige, magigit ako sa akin. Baka ma-misinterpret yung mga gusto mong sabihin na mga kanina, na mga 5 things na you wish to say to your boss. Hindi naman yung pinakamayari ng kumpanya kakausapin mo. yung nag-handle sa inyo. Ako may magaganyang boss. Ibang boss ay umaastang may-ari ng kumpanya. Oo, diba? Depende kasi yan sa tao na kakausapin mo. Kung yung boss mo eh medyo natetreten pag nagkwento ka ng ganyan, iisipin na ako mukhang aagawan ako ng posisyon nito. Medyo na-insecure siya. Eh di huwag mo sabihin, huwag mo kagad sabihin sa kanya lahat, di ba? Pakiramdaman ninyo yung boss ninyo kung open ba siya na
to accept yung mga ganung suggestions, yung mga feedback, what's working, what's not working, di ba? What you're thinking, di ba? Yung mga yung hindi mo alam. Kasi mamaya, may mga boss kasi na pag sumablay ka, imbis na tulungan ka, ipagdidiin na ikaw yung nagkamali, ituturo na ikaw, ilalaglag ka, di ba? So, sometimes you need help from your teammates. Kaya dapat team player tayo eh. You have to be nice sa opisina kasi alam nyo naman, kahit saan ka magpunta, kindness is always a choice. It's either you be nice to your office mates to be kind to them or maging salbahe ka, maging medyo medyo coops ka sa opisina. Oo, diva. Mga diva. Mga ganyan. Kasi darating yung oras, kakailanganin mo yung tulong ng mga ka-opisina mo. Ng siguro manager. Siguro sir, magandang ma-stick sa mind natin. Siguro itry. Itry mo sa boss mo kung siya ba yung tipo ng boss na mag-accept ng ganyang mga klaseng suggestions or mga words. Kasi makamamaya, magkaroon ka ng regrets. Baka akala mo, iniisip mo na lang. Diba? Nako, hindi niya matatanggap yung mga words ko, ganyan. Oo. Kasi ganun yung pinapakita niya sa amin eh. Eh hindi mo pa pala natatry. Why not try mo muna ng isang beses or dalawa? Oo. Tapos usually, kung hindi talaga mag-work, ayun, stop na. Usually nagwo-work yung mga ganyan pag yung mga after office medyo gumigimik kayo. Doon papakiramdaman, no? Pakikiramdaman mo kung open ba siya sa suggestions. Minsan kinekwento ni boss yung mga problema niya, hindi lang sa opisina, pati personal life, di ba? Kasi if hindi ka kilala ng boss mo, tapos sinabi mo yung mga yan, dahil mga Pinoy tayo, you'll come off as mayabang, medyo presko, strong, di ba? Kasi hindi kanya kilala, lalo na kung bago kang pasok. Kaya importante yung team building, importante yung mga PPR. have the same yung hobbies, yung mga likes and dislikes minsan kasi you talk about things na walang connection sa opisina. Tandaan niyo yung mga bossing ninyo, mga tao yung mga yan. Ayaw rin nilang pare-pareho kayong mga nagtatrabaho sa opisina. Ayaw rin nilang mawalan ng pinagkakakitaan kasi it's either may binubuhay silang pamilya kagaya mo or gusto rin nilang umangat sa karir. Very driven sila pagdating sa trabaho. So, yun. Don't make them feel na you're after their job. Huwag mo silang, alam ka naman kausapin mo kagad, sir, kasi balak ko, after 3 years, yung position mo, nasa position mo. Hindi mo pwedeng ganun, di ba? Hindi mo pwede. Huwag mo sabihin yun, di ba? Talaga. Oo. There are words na hindi na dapat sinasabi. Gagawin mo na lang. Ayan. Nako, ang dami na naman nating napulot. At least mga kapatid, yan yung mga payo na magandang isaisip natin, especially when you're working in a company. Yan. Tandaan nyo, make your boss look good para in his eyes, you look good. Importante yan, ha? Alisin nyo na yung pride. Yung mga, ako nag-isip niyan. Ako gumawa niyan. Alisin nyo na yan minsan. Kasi lahat tayo sa panahon ng pandemya, hindi pwedeng mawala ng pinagkakakitaan. Magtulong na tayo, no? Hindi ka naman nasa opisina para kaibiganin yung mga ka-opisina mo, kaibiganin si boss. Hindi ka nandun para gumawa niyan or pumiar. Nandun ka para magtrabaho. Ngayon, ang buhay immortal, hindi man magandang sabihin, lahat tayo dyan sa isang kumpanya, hindi naman sa pagiging plastic. We're being professional na trabaho lang. No? Mm-hmm. Nice tayo sa kanila dahil una-una, nice kang tao. At pangalawa, maging nice ka para mas mapadali ang buhay mo. Yung workflow, mas mapapadali ang buhay ninyo dyan sa opisina. Kaya hindi nyo kailangan makipagplastikan. Trabaho-trabaho lang. Importante, you have to be nice because kindness is a choice. Di ba? Tatandaan ninyo mga immortal. Pag salbahe kayo, babalik sa inyo yan. Maaalala ng mga boss, maaalala ng mga kaopisina nyo. Malay nyo isang araw, magkita kayo sa ibang kumpanya tapos harangin yung application mo kasi salbahe kayo. Nangyari na ba sa inyo yan? Hindi naman.
May kilala daw si Laila. May kilala daw siya. Kala akong ganyan. Nagtama ako sa kabilang istasyon dati. Nako, nakuha pa ng bruha yun eh. Oo, oh, lahat na. Lahat na lang talaga. Tama na. Baka bigla mo masabi yung pangalan. Pwede mo mag-create ng ano, initials. Huwag na! Tapos ito na nga, nag-a-apply siya. Isang nag-resign, matagal ng panahon, nag-resign, ay dinando na sa isang kumpanya. Nag-apply ngayon doon. Hindi niya alam na andun yung ano, yung inokray-okray niya. Hmm. O, di nung ano, nung nakita yung resume, uy, yung katabaho ba ito dati? Naka, sir, pangit po ugali niyan. Alam mo, ganito. Naku, kawawa ka. Ay, hindi natin tatanggapin. Ayun. Oo, wala. Di ba, what goes around comes around eh. Minsan. Totoo yan. Be nice. Yung mga ginawa nyo nung nakaraan, akala nyo wala na. Babalik at babalik sa inyo yan in some way or some form, di ba? Yes. Yung inokray-okray mong ka-opisina, naging kliyente na pala ng ano ng kumpanya ninyo. Ay, nako. Oo, di ba? Siya na yung patay ano. Dadala ng pera sa kumpanya eh biglang nag-usap pinag ano kayo ikaw yung naka-assign dun sa account na yan sa advertising ganun eh minsan. Pwede pa talaga mismo kamo, 'di ba? Para bongga yung revenge niya, papahiram. Tapos sasabihin, pwede bang ano, pwede bang I'd like to work with your company, with your team, pero pwede bang palitan ninyo yung taong hinaharap niyo sa akin? Grabe, patay ka. Papalitan. Nahirap yun. It's either ilipat ka ng department, hindi sa'yo i-assign yung account na yon, or aalisin ka sa trabaho. Tapos sasasabihin sa'yo, eh kasi nagre-retrench kami. O, de yari. Lakan diba? Magagawa. Tapos ay, hindi pa malalaman. Hindi pa malalaman na ano yun ang dahilan. Dahil meron kang... Hindi na masasabihin eh. O, meron kang naging salbay ka sa isang tao. Hindi mo alam na yun ang dahilan. Nag-away pala kayo, ni-request na ano, 'di ba? Hindi lang sa opisina 'yan, pati sa ano, sa kahit anong field, sa showbiz. Totoo sa, 'yan, totoo. Sa lahat, sa lahat. Sa lahat. So, ang bottom line, you need to be nice, no? Oo. Kasi hindi lang para sa mga katrabaho mo, kundi para sa iyo rin.